Hi guys! Welcome back! Papunta kami ngayon ng SM Manila sa DFA para mag-renew ng passport si Cavi. Nagpa-appointment kami online nung isang araw lang. Tapos ngayon, Wednesday, pupunta na kami doon. Sobrang dali lang po magpa-appointment. Yun nga lang, depende po sa lugar na pupuntahan nyo. Kasi dapat talaga kami sa SM North Edge na kaya lang puno na. Kaya dito tayo ngayon sa SM Manila. Kung paano kami nagpa-appointment online, ito po siya. Ito guys, yung sinearch ko sa Google, ayan, DFA passport renewal appointment for minor kasi si Cavi 8 siya. Kung 7 pababa sana, pwede pa kami din sa courtesy lane, yung hindi na kailangan magpa-appointment, kaya lang 8 na kasi siya. Pero okay lang, mabilis lang naman, nagawa na namin to, ipapakita lang namin sa inyo. Yung unang lalabas, yun na yung pindutin nyo, requirements yan, pero nandyan din naman sa loob niyan. Ito o, i-click here natin para makapagpa-appointment. Yung mga ano requirements, ayan siya. Para magpa-schedule, ito guys, o, sa number 1, click here nyo lang. Ito, ayan. I-okay lang natin yan dahil wala na bang ibang pagpipilian. Ito, schedule an appointment. I-tick natin itong terms and conditions. Tapos, ayan, dalawa ang pagpipilian nyo, guys. Kung marami kayo, group appointment, pero isa lang naman si Cavi, so individual lang tayo. Tapos, ito. Yung unang pinili namin, yung SM North EDSA. Nasa na ba yun? Ito. Kaya lang, wala na. Wala nang available para sa September. So, ang ginawa namin, naghanap pa kami ng ibang malapit. Katulad nito, SM Manila. Dito talaga kami. Ayan. Mamimili lang kayo kung anong date, ayan. Tapos, papapiliin kayo kung anong time slot. Tapos, ayun lang. I-sample lang natin to, ha. Pero meron na po kaming schedule talaga. Next. Tapos, ayan. If you fill out nyo lang to, magne-next-next lang kayo. Tapos, mapupunta na kayo dyan doon sa pinakabayaran. Pag na-fill out nyo na lahat yon, ayan, papapiliin kayo. Pero dito, di ba ito na ang pinili natin? Kasi wala namang iba eh. Sa payment method, guys, dalawa siya. Over-the-counter, credit or debit card. Tignan natin to. Kunwari yan, over-the-counter. Baka merong pagpipilian kung saan-saan. Ayan, guys. Bayad center outlets kapag ka-over-the-counter. Ayun, diba? Sobrang dali lang. Nagbayad po kami via GCash 1,400. Yung binayaran namin kasi po, hindi na kami magpipick up. Ano na yon, di-deliver na lang yon sa amin. After po ng payment nyo, doon sa email na iniwan nyo nung nag-ano kayo, nung nag-fill out kayo ng form, doon sila magsasend ng receipt. Tsaka po ng application form. Ay, yung mga yon, yung mga isasend nila sa inyo, kailangan po i-print nyo yon. Tapos po, kailangan ng original passport, tapos photocopy ng data page ng passport, yung may picture, yung may pangalan. Kung nasaan yung information nyo, kailangan po ipa-photocopy yun. Dahil po minor si Cavi, ayan, kailangan din po ako, kailangan ko ng photocopy ng ID, tapos PSA niya, birth certificate niya, pero photocopy lang po. Tara na, punta na tayo sa SM Manila. Ang schedule po namin 1 to 2. Tapos na kami guys, ito lang kami nagaling o dyan. Sa Temporary Off-Site Passport Services or yung TOPS kung tawagin nila. Pero nung una, dito kami galing. Ayun, yung sa taas. Ayan. Kasi akala namin dyan din, pero hindi pala. Nagtanong kami dun sa guard kasi sobrang haba ng pila dyan. Sabi ni Kuya Guard, dito lang daw kami. Tinignan niya yung mga papeles namin. Tapos ayun, sabi niya, dito lang kami sa 4th floor. Sa 4th floor lang po ito ha, sa renewal. Ayan. Sobrang bilis lang namin guys. Siguro mga nasa 15 to 20 minutes lang, no di? Kasi si Cavi lang naman. Walang priority ha. Walang priority kahit na bata siya. Hi Cavi! Wala nang ulangot. Tatlong steps lang yung ginawa namin guys pagdating namin doon. Una yung verification. Ayun, si ate, hihingiin niya sa'yo yung mga sinend sa email, isang application form, tapos dalawang e-receipt. Dalawa talaga yun guys ha. Huwag niyong isipin na doble lang or kung ano. Dalawa talaga yung kailangan nila. Hihingiin din doon yung passport nyo, pati yung photocopy nung data page. Yung mga ano, yung may picture nyo, yung may pangalan, yun nandun yung information nyo. Ayun, yun yung kailangan doon sa verification step 1. Tapos step 2, pa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 p
papapilahin kayo dun sa gilid, papaupuin pala kayo, ayun. So, step 2 naman, kung ano yung chinex sa inyo doon, sa step 1 verification, ibibigay nyo rin sa kanila. Tapos, ipaglalag kayo, basta sulat kayo ng pangalan nyo, pirma, contact number. Tapos, sinihian ako ng PSA ni Kavi, tsaka ng photocopy ng valid ID ko. Kunwari, wala si mami, ang mga kasama niya ay ang mga daddy. Kailangan po ng marriage contract. PSA na marriage contract. Kung kayo naman mga mommies ang kasama ng anak nyo, wala na, photocopy lang ng ID nyo. Doon din sa step 2, yun yung passport processing, bubutasan na yung old passport nyo, ika-cancel na nila. Tapos ang papapuntahin na kayo, papapilahin na kayo sa step 3. Step 3 yung encoding, doon na kayo pipicturan, tsaka kukuhaan ng fingerprints, tsaka pirma. Kung minor po ang kasama nyo, kayo ang pipirma mga mommies, ako yung pumirma. After noon, tapos na, i-deliver na lang siya 3 to 4 weeks daw, no di? 3 to 4 weeks daw yung delivery, antayin na lang daw namin. Bawal mag-video sa loob kaya hindi namin kayo nasama. Yung link po kung saan kami nagpa-appointment, ilalagay ko sa baba sa description box para kung gusto nyo rin or kailangan nyo din, isang pindot lang nandun na po kayo. That's all for today. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, isubscribe nyo na po kami. Team Castle Vlogs, meron din po kaming Facebook page. Team Castle Vlogs din po. So, ulitin. Bye!